Hello, what's up mga kasaltik? Welcome to Madam PTV. So ito naman po ang ating general love reading para sa mga earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn, take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat ha. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. And also if you're a cross watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si earth sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. And magwa-warning lang ako guys ha, this is a comedy tarot reading ang ginagawa natin dito. So kung ayaw mo ng ganito, gusto mo yung maayos na reading, gusto mo yung matino, oh, meron tayong other channel just for you, Unicorn Princess Tarot, andyan sa description box, itatag ko na lang. Feel free to check it out dahil nandyan yung mga katinoan na reading natin, ha? Kasi huwag ka mag-expect dito sa channel na to. Talagang dito may mga saltik ang mga taong nandito, okay? So, start na natin ang reading. This is to spread positivity, guys. Baka hindi nyo alam. Baka akala nyo nabubuang lang ako. Hindi, no? Para lang to do sa mga taong naho-homesick, yung mga tipong nagluluto, tapos hindi na nga masarap yung luto, umiiyak pa, diba? O para naman maging masaya naman sila habang nagluluto sila, habang naglalaba sila, habang nagwawali sila, napapakembot sila, ganyan. So, start na natin ang reading. Wala nang mga maraming hanash. Kasi tinatanong, may mga nagtatanong, no? Bakit ko ginagawa to? Ganyan-ganyan. Baka nabubuang na ako. Eh, sorry kayo. Ganto na talaga ako. So, start. We do have your 10 of cups, 7 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo. No, why? Oh, you might be dealing with a Taurus or a Virgo, but we do have a lot of cups here. So, water sign. Sa totoo lang, guys, no? I feel like meron kang tinapos sa sarili mo, no? Why? Masama yan. Yung iba nakakaisip, baka makakaisip ka ng mag-ano dyan, mag-suicide, huwag mong gagawin yan. O, sa nakikita ko dito, no, maaaring meron kang tinapos sa sarili mo. No? Pero although tinapos mo ito, nakakakita ko na nabibuild mo yung iyong self-confidence. O, so yung iba sa inyo, pwedeng nag-focus ka sa goals mo, with the 7 of cups, ayan, very hopeful. Pero, teka lang, may nagsasabi sa atin, dapat munang simulan natin to ha, simulan natin dito sa person mo. Mamaya nating elaborate kung anong nangyayari sa'yo. Kasi may nararamdaman akong kadiliman dyan sa side mo. Ano yung kadiliman na yun? Yan, mamaya natin yan. Ano yan, pa-suspense. And yeah, we do have here the moon and the wheel of the year. Wow! Yung person mo, major arcana lang naman to ha. Dalawang major arcana. For what I can see here, alam mo, hindi mapapagkatiwalaan tong taong to. Hoy, hindi naman sa ibig sabihin ng lolo or whatsoever ha. Pwedeng hindi siya nakakapagsabi ng emotions niya sa'yo. Kasi may mga conflict. Pero malaking pagbabago with the will of the year. Hindi mo siya pinagkakatiwalaan, hindi ka rin niya pinagkakatiwalaan. Oh, quits. Hindi ka nagtitiwala sa emotions niya, hindi rin siya nagtitiwala sa mga pinakikita mo. Hoy, yun totoo te. Mataas lang ang pride nyo sa isa't isa, pero nandun yung pag-aambisyon nyo sa isa't isa. Yan. Ambisyonan pala ang peg nito ha. Parang laging ganito, no? Pero may pagbabago tayong nakikita dito. Alamin natin. Kasi parang sa mga recent reading natin sa mga earth sign, ganun ng ganun eh. Kaka-stress. Laging may taguan ng emotions. Pero itong person mo ha, in fairness, lumalabas ka lang naman sa mga sa ano niya, sa dreams niya. Sa subconscious mind niya. At hindi lang yon, sa guni-guni niya, o, di ba? Yung totoo, te. So, makabilang buhay ka na ba? Teka lang, tawa-tawa ako sa'yo. Yung iba kasi, kung ano nung mga pinaglalagay sa mukha nila, nagmumukha ng bangkay. Yan, kaya nagmumukha ka ng bangkay. Yan, so, para kang sumakabilang buhay para sa person na ito. O, talaga lang naman,
sagad ka na sa kaputian, o, di ba? Yung iba lang naman yun. Hindi naman yun para sa lahat. Alam mo naman ang kulay mo at alam naman natin kung anong color coding. Baka may color coding lang, no? And then, yung person mo talaga naman. Yan. For what I can see here, no? Ito, literal. Pwedeng nag-end, may in-end ka dito sa person na ito. Maybe, finocus mo yung sarili mo dito sa goals mo. Pero yung iba sa inyo, pwedeng a relationship din. I don't know. Pero may nakikita tayo ditong relationship na maaaring unti-unti nang tumatamlay. Unti-unti nang namamatay. Yun yung kadiliman na nakikita natin dito. And, kaya ka nag-focus sa goals mo. Kasi, baliwala lang, oy, yung relationship pwedeng sa person na ito or kung hindi man, dun sa other person, ha? Pwedeng may other person dito. Pwede, may nakikita ko ditong mga hindi magandang, oy, yung iba naman sa inyo, hindi relationship, pwedeng family, na medyo stress ka, toxic, yan, tinatapos mo na yung toxic na yan. Ayaw ko na dyan. Bahala ka na sa buhay mo. Basta ako, go, push. Mm. Para sa mga goals ko sa buhay. So, maaaring inaalisan mo itong mga toxic na ito. Kung ako sa'yo, wag mo lang alisan. Iwan mo ng marka. Oh, yes. Ano yung pamarka na yun? Pag-gising mo ng umaga. Ayoko tuloy mag-advise. Parang ang sama nung nasa isip. Pero kasi maaaring yung toxic na ito, hindi na talaga maganda, no? Maaaring hindi na nagwo-work or kung hindi man. Kung hindi toxic family, toxic friends ito, well, all you have to do is gumising ka ng umaga, kumuha ka ng dos por dos, yan. Pagpapaluin mo na, nakaka-stress. Kung sino man itong nakakapagdulot sa'yo ng stress ngayon, unahan mo na. Para magkabaranggayang kayo. At dyan nyo isiayusin. Yan. Kasi para tuluyang mag-end. Dahil nakikita ko dito, para kayong mga nagpaplastikan. Kung sino man yung kakonek mo, or kung sino man yung kadil mo dyan sa bahay or dyan sa family or friends mo na parang may plastikan dito. Huwag mo yan. Huwag mo istresin ang sarili mo dyan. Focus on your goals. Mag-focus ka sa sarili mo, sa goals mo. And this person, sabi ko sa'yo, hindi ako nagtitiwala sa kanya. Gusto niya makisali sa gera ninyong dalawa. Bakit may pagsali ng gera? Kanya-kanyang away to. Maghanap ka ng sarili mong away, di ba? Ano to? Nakisuntok? Hindi, itong person mo parang gusto makidot-dot. Kung ano man yung problema ninyo, pwedeng aware siya dyan and gusto niya makidot-dot. Gusto niya maging siktulfo. Itong person na ito. Hindi para awatin kayong dalawa. Kung sino man yung kaaway mo or whatsoever na binoproblema mo. Alam mo lang ba't niya gusto makidot-dot? Gusto niya makisali? Pwedeng third party situation ito at siya yung gustong makidali. Kasali ako dyan. Hindi ako ang ano. Ako ang taya. Tatayain kita. O, ba? Diba? Magtayaan tayong dalawa. Yes! Taya to taya. I love it. Hindi lang nga, sa totoo lang ha. Kung sa laro ito, itong person na ito, gusto niya siya naman, oh. Kayo naman daw. Alam mo yon, yung parang di mong nagbabadminton ngayon dalawa, tapos ito, oy, natalo ka, marami na akong points, oh. Tayo naman yung maglaro. Parang ganon. Gusto niya siya naman. It's my turn. Kaya itong person na ito, nagbabago eh. Nagbabago. Pwedeng this is a third party situation na nangyayari. And itong person na ito, gusto niya, matapos na ito, and maaaring tinatapos mo na rin naman yung situation ninyo. And ito na, makikidot na siya. Time naman na daw niya. Lalo na, ha? Lalo na. With the Knight of Swords, Queen of Cups, Knight of Cups. Ayan, lahat yan pasugod. Te! Talagang itong person na to, gigil match. Ayan na, gusto na mag-offer a cup of love. Gusto nang sumugod papunta sa'yo. Gusto nang mag-offer ng something-something. At gusto na niyang makitusok. O, anong tutusukin?
Ikaw naman. Masyado kang green. Gusto niya lang makidot-dot talaga, te. Gusto niya na makipaglaban. Gusto niya na mag-take ng risk. Gusto niya na maging totoo sa connect. Hindi siya totoo ngayon, pero gusto na niya, te. Gusto niya na magkaroon ng movement, travel. Ayan, Knight of Cups is, and Knight of Swords is about travel. Diba? Ngayon, with the Five of Pentacles, I don't know, pero matindi ang pangangailangan nitong taong to. Ano bang meron sa'yo? Pautangan ka ba? Hindi. With the Five of Pentacles, I feel like this is the other person na involved sa situation na maaaring natatapos na, ramdam niya na natatapos na, na nagkakaroon na ng disconnection sa inyong dalawa kasi nandito ka na, nakafocus ka na sa kaligayahan mo. Kung saan ka liligaya? Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay sa piling niya, tututulba ako sa kagustuhan mo. Sapat na ang minsan, minahal mo ako. Yeah! Ang saya-saya! 100! Saya, di ba? Parang umiscore sa karaoke. Yan. Sa nakikita kasi natin dito sa person na ito, hindi ko nakikitang gini-give away kanya, no? Kasi hindi ka naman give away. Pero, nandun yung pagpaparaya dito sa person na ito. Alam mo, kailangan ka niya. Alam niyang kailangan ka niya. Hmm? Yang mga alindog mo, kahit ganyan yan, kailangan niya yan at may nangangailangan sa'yo. And ramdam niya na ang baba ng tingin niya sa sarili niya kasi tumataas ka na. Yung panty niyo mo, naka-highways na. And ito yung nakikita niya, wow, inspiring. Yan, gusto ko yan. Pero alam mo, hanggang ganun lang muna siya ngayon eh. Parang hanggang tingin siya. Kasi sa totoo lang, maaring hindi ka niya ma-reach. Dahil ang totoo lang, if this is someone na karelasyon mo or ka-connect mo, no. This is, mag-ibang person to ha. Huwag kang malito. Huwag kang ma-stress. Maybe you're ending things with this person kasi you're focusing on your goals. Naka-focus ka sa mga bagay and maybe may pagpili na ginagawa mo and yung choice mo is this person, kaya nga susugod na ito eh. Alam niya at ramdam niya sa saloobin niya na siya ang pinipili mo. Malakas ang kutob niya. Diba? And ikaw naman, maaaring may pagpapakyot ka rin namang ginagawa, kaya nakukutuban niya talagang, ay, this is it. Ako ang pinipili. Parang ganon. And itong person na ito, ramdam niya rin naman na hindi siya ang gusto mo. Ramdam niya. Napipressure nga siyang ipakita sa'yo na, please, kaya ko ipakita lahat sa'yo. Gagawin ko mga imposible para sa'yo. Eh, well, please lang yon. Please lang yon. Kasi sa nakikita ko, hanggat hindi nagawa ng action itong person na ito, andito lang itong person na ito. Ito. Sana huwag ka malito ha. Yung iba sana malito kayo. Para lito-lito na. Diba? Teka lang. Ayan. Pero ito na, dahil sumusugod na itong person na ito, lalong pababa ng pababa itong person na ito. Nantingin niya sa sarili niya. Or sa sitwasyon ninyong dalawa. Pabagsak na ng pabagsak. And with the sun, syempre, ikaw naman to, wapakels. Ang energy mo, wala akong pakialam sa inyong dalawa. Magtatlo pa kayo at mag-apat kayo, basta ako nabubuhay ako, masaya ako. Nakukuha ko yung mga gusto ko. And maybe it has something to do with your goals, your finances, or maaaring gusto mo naman itong person na ito, itong sumusugod na ito, pero nagpapakyut ka ulit. Yes, double cute. Gusto ko yan, ang dami mong pagpapakyut na ginagawa, ha? Ganyan lang dapat tayo, mga cute, di ba? And
Dahil sa ginawa mong yan, na nag-focus ka dito sa sarili mo, tinapos mo yung mga dapat mong tapusin, eto na, tan-tan-tan-tan, taran, tarararan, tan-tan, tararan, tan-tan, tararan, tararan, tararan. Graduate ka na, ibig sabihin, nakumpleto mo na yung sarili mo. Ngayon, eto na si soulmate, eto na istorya ha, andito na si soulmate. We do have here the chariot. Gagawa na siya ng movement, susugod na siya. We have here the fool, gagawin niya na yung mga tingin niya dapat na dati niya pang ginawa, nasira ulo siya, pat ngayon niya lang ginawa, kaka-stress siya, nakakapagpagulo siya ng mundo, isa siya sa mga torpe sa mundo na dapat hindi dapat, bakit yung mga torpe na yan nadadagdagan? Ano ba yan? Kanino ba nagmana yung mga yan? Sino ba nauna? Diba? Stress. Ayan. Ito na. Balik tayo dito, no? Ito na. Yung stress niya, tatapusin niya na, magagawa siya ng movement. Ayan, no? Death card. Alam mo bakit niya gagawin itong pag-end na ito? Kasi nagising siya sa katotohanan, eh. Ayaw niya ng paglabanan, and maaaring maraming senyales na nagpapakita sa kanya na free yourself. Gumising ka na sa katotohanan. Itong relasyon, itong connection na ito, totoo ito. Ha? Sino kayang bumato dito sa person man ito? Parang may gumising sa kanya, parang may sumampal sa kanya na gano'n, no? Pa! Pwedeng ikaw yun, masyado ka nagpakyot. Yes! Maaaring yun yung nagising dito sa person na ito na, hoy, kung hindi ka pa gagawa ng action, ay aalis na ako at bahala ka dyan sa buhay mo, o manginig ka dyan, hindi kita babalikan. Kung hindi ka gagawa ng action, bahala ka sa buhay mo, bye-bye. Diba? Maaaring ganun, naramdaman ng person mo na, pwedeng yun yung gumising sa kanya, na pwedeng mawala ka kung hindi niya pa ibibigay or ipapakita yung pagmamahal niya, or kung hindi siya gagawa ng action sa connection ninyo dalawa. Yan, ang ganda, di ba? Masyado ka kasing cute, oh, di ba? I love your energy. Gusto ko yung mga cute na yan. Yan, pareho tayo. Sa nakikita natin yan, yan yung nakapagpabago with the Five of Wands. Yan ang nakapagpabago dito sa person na ito. Sa mga ginawa mo, maaaring nag-focus ka sa sarili mo, sa pagpapaganda sa sarili mo, pag-aayos sa sarili mo, yung iba sa inyo, pwedeng sa finances mo, sa money mo, ganyan, ganyan, ganyan. At kung ano bang pinagpokusan mo, na wala ang pag-focus mo dito sa taong to, wala ka nalang ginawa kundi manood ng tarot readers, mga tarot reading, mga yan, tarot novela, at yes, tarot novela. Tarot novela, dahil ang ito ay nobela ng buhay mo, and hindi ka na para mag-focus dito sa person ito na, ay, manonood na lang ako ng tarot, pero hindi na para mag-expect ka, para malibang ka na lang. Ginawa mo na lang itong parang K-drama, ganun. Ganun na lang. And, yeah, you're focusing on yourself. I'm feeling completeness dito sa energy mo. Marami ka na rin kasing pinagdaanan dito sa connection na ito na nagumising din naman sa'yo na kung ano yung dapat mong gawin, which is nakikita kong ginagawa mo na yon. Bahala ka kung ayaw mong ilabas yung emotions na yan, bahala ka sa buhay mo, magsarili ka, oh yes. Wow, I love you, I love your energy, and we do have you release your ex soulmate. Eto na yung person mo. Dahil sa ginawa mo, may pagre-release siyang ginawa dito. Okay? You might be dealing with your soulmate, and ngayon, tatanggalin niya na yung mga boundaries sa inyong dalawa. Hindi ko talaga kayang wala ka, te! Yung energy niya. Masyado ka kasing cute! Gigigil ako sa iyo! Gusto kitang mahawakan, mayakap, mapisil! Yung mga pisngi na yan, gusto kong lapirutin na ganun. Akin ka lang, te. Di ko na kinakaya. With the release your ex. Alam mo yung ex dito, yun yung old ways niya. Yung old, yung mga dati niyang ginagawa,
tapusin na yan. A lot of changes. Kung dati nasa panaginip ka lang niya, ayaw na niya ng ganun. Gusto niya maging totoo ka ng tao. Yung nahahawakan, yung napipisil. Yung nagaganyan yung kamay. Ay, nangingisay-ngisay. Nag-e-epilepsy sa harap niya. Bakit? Bakit may pag-epilepsy sa harap niya? Oh, alam mo na yun, te! Gusto mo yun? Gusto ko yun! Oh, I miss Lloyd. Ayan, in fairness, ayun na. Ayan na, itong pag-epilepsy sa harap niya. Hindi niya na-get. Oy, may mga virgin, hindi na-gets. Tanong mo sa nanay, huwag sa nanay mo, baka masampal ka ng nanay mo. Tanong mo sa kapitbahay nyo, yung pinaka-chismosan yung kapitbahay. At siya, kasi siya ang pinaka-maalam sa lahat. Pinaka-maraming alam. Ano ba yung pag hawak-hawak mo yung isang tao, tapos may enerhiya, no, nathanap, hawak-hawak, magkasama kayo sa isang kwarto, tapos, bigla siya na epilepsy, ano bang ginagawa niyo noon? Te! Di mo pa rin gets? Ay, nako, te! Baka kailangan mo ng kape, yan. Baka kulang ka sa nginig. No? Alamin na natin dito. Hindi ko kasi isasabihin ng literal dahil this is rated SPG. Strictong patnubay ng mga gurang ang kailangan. Gets? Gets. And we do have here, keep an open mind calling in your soulmate. Yan, sa nakikita ko dito, no? Open ka na talaga. Kumbaga sa options, sige, pasok lang yung mga options, saka ako mamimili. Ito ang choice mo, ha? Itong person na ito ang choice mo. Pero kung may mga options pa dyan, sige, push. Diyan lang kayo, hilera. Pili. Sige lang. Ay, pili. Pila. Yan ka, no? Kung ano lang yung mga nandiyan sa harapan mo, sige, nandiyan. Your spirit guides are telling you na ito ang person para sa'yo. Ito ang dapat talaga para sa'yo. Ramdam mo yon, alam mo yon, pero hindi mo siya nakikitang gumagawa ng movement. Kaya ikaw tong parang tanga lang. Natitingin ka kung sino ang nandyan sa harapan mo. And dahil nakikitaan ko ng action itong person mo, at nagpapakyut na rin itong person na ito, ay, gagawa siya ng movement, magpapakyut na rin siya sa'yo. Yun yung pinaka nakikita natin dito. Ayan, no, with a calling in your soulmate, pwedeng magpakita siya sa'yo, yan. Akala mo dati, multo lang siya, guni-guni lang siya. Ngayon, totoong buhay, totoong tao pala siya, te. Ayan na, may pagpaparamdam na, oh. Your prayers, affirmation, and visualizations help bring you together. Ayan na, yung iba sa inyo, pinagdadasal mo pa ito. Lumuluhod ka pa, kakarasal, para dito. Yung iba nagtitirik pa ng kandila. Anong kandilang kulay? Pink, green, or black? Ba't may pakulay ng kandila? So, ayan na. May pagdadasal kang ginagawa dito sa person. Ito na, namamanifest mo na siya. Ayan na nga, nagpapakyut na nga eh. This could be your new love. So, sabi ko nga sa'yo, kung ikaw ay still connected or meron kang dapat i-release dito, new love is coming with a lot of passion. Dadating na si new love, dadating na itong person na ito, nagmamahal, nanginginig-ginig pa, oh. Gusto ko yung dumadating at bumibisita na nanginginig-ginig pa, oh. Ba't siya nanginginig? Ikaw naman. Siyempre, kinakabahan. Ikaw na bibisitahin mo yung taong love of your life kung hindi ka ba naman kiligin. Kung hindi ka ba naman manginig. Oh. Maaring matagal na siyang hindi nakakaramdam ng kilig. Pero ito na talaga. Minsan, pansinin mo kung nag-chat sa'yo. Kung may communication kayo nitong taong to, highly possibility dadating ito makikipag-communicate. Eto na, kung may communication kayo, tingnan mo, pansinin mo yung mga chat niya, minsan may mali-maling letters. Oh, bakit may mali-maling letters?
nanginginig yan habang nagtatype, kinikilig. I love it! Gusto ko yung panginginig. Ayan, we do have your forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ah, how sad. May kailangan ka pa rin i-release dito. May kailangan ka pa rin tapusin. In order for you with the engagement, magkaroon na talaga ng jugjugan time with this person. Yeah. Ano yung jugjugan? Hindi, kasi jugjugan time is like, jugjugan is like being one. And para maging one kayo nitong person na ito, no? Kailangan mo rin, yan o, forgiving and learning, marami ka na natutunan. Dadating itong person ito, dadating at dadating siya. And meron kang kailangan i-release dito pagdating niya. May kailangan kang tapusin pagdating niya. Dadating at dadating siya. Last card for you, we do have here, Healing Heart Engagement Ring Axe. Tatapusin na ng person na ito yung pagka-addict niya sa'yo. Oh. Yes! Ayaw niya na nang iniisip-isip ka lang niya. Ayaw niya na nasa panaginip ka lang niya. Gusto niya realidad na te. Gagawa siya ng movement. Ayaw niya na nasasaktan. Kaya siya na tong magtatahi ng puso niya. Bubuuin niya na. At tsaka kanya papapasukin doon. Oh. Kasi hindi ka pwedeng pumasok sa puso niya na marami pang sugat or marami pang open wounds. Kaya tatapusin niya na ito, isasarado niya ito, and after that, willing na siya or gagawa na siya ng movement papunta sa'yo. Mm. Ready? Mm. Ready. Mm. Ngayon, pag nakita kayo, huwag kang magsusuot ng disiper na pantalon. Oh. Ikaw naman, palda na lang, para isang ganun lang. Ano ba? Masyado kayong green. Isang ganun lang, isang ibig sabihin, pag luluhod ka, yes, may pagluhod. Madali na para sa yung lumuhod. Diba? Di ka na masyado mahirapan. Yung pantalon kasi medyo merong masikip. Tapos pag ganun mo, pagluhod mong ganyan, biglang lalabas yung coin purse sa likod. Ano yung coin purse? Yung bangko mo dyan. Nakikita na. Yung alkansya. Diba? Mahirap yung ganon. Bakit? Kasi pwedeng bumisita kayo sa simbahan, te. Huwag kayo... Hay! Yan nga po sinasabi ko kung mga iniisip ng mga ito. Simbahan yung pupuntahan ninyo, te. Papuntang forever ito, te. Itong connection na ito. Alam mo, hindi kita ina-exaggerate. Pero matagal mong hinintay itong taong to, matagal siya bago matauhan, and this time around, natauhan na siya, gagawa siya ng movement para magkaroon ng pagbabago sa inyong dalawa, magkaroon ng union sa inyong dalawa, and we do have here separation, so pwedeng sa iba sa inyo, this is an ending of a silent treatment, or kung wala kayong communication, tatapusin na itong silent treatment na ito, or kung meron nga ditong sinabi ko nga, may nakita tayo ditong isang tao, pwedeng may separation sa inyo nitong tao na mangyari ito, and mamamanifest mo itong taong ito. Yan, take what resonates, alin man dyan. But this person, gagawa na talaga ng movement ito dahil ayaw niya na nang nakaka-addict ka. Bakit ka ganyan? Anong pagpapakyut ang ginawa mo? Share mo yan, ha? Yung kung anong pagpapakyut ang ginawa mo. Yung iba, nag-lotion lang. Yung iba, ngumiti lang. Panis. Ang gaganda! Ang papogi. Wala masyadong effort, pero, oh yes! Effective. So, ayan na. Dadating na itong taong to kasi gusto niya na pagbabago sa inyong dalawa. Yun na yun. At yun ang gagawin kong title para hindi ko makalimutan yung isusulat ko na. Okay? So, ayan. Isusulat na natin. Earth sign. Ay, ang pangit ang sulat ko. Kahiya. Gawin natin cursive. Ano ba yun? Gagawa na siya na. Ay, i-end ko muna tong video para hindi kita maabala, ha? Okay, so that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.